Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Tinutugis na ng Philippine Army ang isa sa most wanted leader ng New People's Army na si Menandro Villanueva alias Cabo. Sa isang press conference, sinabi ni 101st Infantry Brigade Commander Brigadier General Jesus Durante na si Cabo ay sekretary ng NPA Southern Mindanao Regional Committee at karanggo ng napatay na leader ng grupo na si George Madlos alias Ka Oris. Huli umanong namataan si Cabok sa Davao de Oro at posibleng hindi pa nakakaalis sa kanilang kuta. Kaugnay nito, naglaan ang Department of National Defense at Department of the Interior and Local Government ng 5.6 milyong pisong pabuya para sa anumang impormasyon na ikaka-aresto ng naturang NPA leader. Ang pagtugis kay Cabok ay nilunsad ng militar kasunod ng engkwentro sa Davao de Oro noong December 24, bisperas ng Pasko, na ikinasawi ng isang mataas na opisyal ng NPA. Kinilala ang nasawi na si Ana Sandra Reyes alias Kay, kalihim ng Regional White Area Committee sa ilalim ng Southern Mindanao Regional Committee. Tumagal ng 30 minuto ang sagupaan bago tumakas sa mga rebelde at naiwan ang bangkay ni Reyes. Nabatid na si Reyes sa may patong-patong na kaso na nakasampa sa korte. Mananatiling neutral ang posisyon ng Pilipinas sa lumalalang sigalot sa pagitan ng mainland China at Taiwan. Ayon sa Pangulo, mas makakabuti sa bansa na huwag kampihan ang alinman sa China at Taiwan upang maiwasan ang sigalo. Dagdag pa niya na hindi handa ang Pilipinas na makipagtapatan sa China at wala ito kakayahan na makidigma sa anumang bansa. Nagpapasalamat naman ang chief executive dahil walang girian ngayon sa West Philippine Sea, lalo't abala ang ating mga sundalo sa pagtulong sa mga biktima ng bagyong Ude. Mula noong Oktubre ay lumala ang girian ng dalawang bansa dahil sa military activities ng magkabilang pani. 6 na Pilipino sa ibang bansa ang panibagong naitalang kaso ng COVID-19. Ito ang pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA sa datos na inilabas sa publiko. Ayon sa DFA, nasa 24,258 na ang bagong bilang ng mga Pilipino ang kumpirmadong positibo sa COVID-19. Sila ay naitala mula sa ulat na ibinahagi ng 130 bansa at rehiyon. Sa nasabing bilang, 8,399 ang patuloy na nagpapagamot sa iba't ibang ospital. Bukod pa rito, 5 naman ang napaulat na gumaling sa nakahahawang sakit, kung saan umaabot na sa 14,407 ang overseas Filipinos na nakarecover o na-discharge na sa pagamutan. 2 naman ang naitalang nasawi, kaya naman umakyat sa kabuuang bilang na 1,452 ang COVID-related deaths sa mga Pilipinong nasa abroad. Nanatiling nangunguna sa listahan ng bansa ang Middle East at Africa sa mga Pilipinong nahawa ng COVID-19 na umaabot sa 13,148 na kaso. Sinundan ito ng Europa na may 3,651 kompirmadong COVID case. Para sa Kidlat News Update, Renzel Linon, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.